Welcome sa inyo mga palangga. Dito po tayo sa aking garahe. Ngayon pong araw na to is gagawin po natin is magpapalit po tayo ng langis ng ating sasakyan kasi ano na po, palitin na po talaga ang ating ang langis niya kaya kahit medyo malamig, hindi naman ganun kalamig pero tama lang. Kailangan nating palitan ng ating langis ng sasakyan para maganda ang takbo. Hindi siya humina ang performance niya. Parang tayo. Nag-change ulit. Okay? Tara. Samahan niyo ko. So yun guys, ang kailangan po natin ngayon para sa ating pagpapalit ng langis ng ating sasakyan o ang tinatawag nilang change oil. Ito po. Kailangan po natin ng pantanggal ng filter, ang ating tools. Siyempre ang langis, ito yung filter niya. Yan. Pero hindi na pala natin ito kailangan. Kasi iba yung tanggaan ng pantanggal ng filter niya. Tsaka yung saluhan ng ano, ng langis at yung tapunan. Pagkatapos ng ano, ayan po. Yung pinalit ko dito sa puti. Ayan yung langis niya, oh. Tingnan niyo. Kulay itim. Ngayon, bubuksan natin kung ating ayan tingin natin ang dumi ng ating makina. Ayan, ito po kasi yung iba po niya. Dumi. So yun guys, ito po yung sa filter. Ayan. Dito po yung sa langis. So, let's go. So let's go guys, palitan natin ang ating langis. Samahan nyo ko. So yun guys, yun lang natin pala tanggalin itong panunin. Yun yun. Nakita mo guys, napakaitim na. Napakaitim na ang ating langis.
po natin siyang ubos. Tapos medyo lalagyan natin siya ng bagong langis para lahat naman lumabas dito. So yun, lalagyan natin ng bago. Nililino na siya. Para lang matanda yung mga kunting latak sa loob. Yung mga asmas yung dito. Alam niyo guys, dito sa Canada, kawawa ang sasakit pag winter eh. Kasi yan oh, ito niyo, yung mga puti-puti na yan, yan nag-uumpisa yung mga kalawang eh. Kinakain nila itong ano, yung mga asin ba, yung binalaan nila sa kalsada. Ito kumakapit, tapos nagiging kalawang. Kaya, kailangan nila, nagiging ano yung sasakyan, susira. Kailangan. Alaga talaga ang anay. Hindi pa, boss. Hintayin natin. Itandal muna tayo ng mga asin-asin dito sa ating makina. Ang mga umuulong asin eh. Sinakain po yung bakal eh. So yun, ito yung filter. Ayan. Yun guys, yung filter niya. Dito na. Talagang kailangan ito. Palitan. So. Talagang kailangan ito. Kailangan ito siya. Talaga pag tumatang mga pulintin, masyado. No guys? So yun, pwede na yun. Pwede siya ganyan. Ayan. Para natin. Tapos sa taas tayo. Ng konti. Ayan. Okay. Dito na tayo sa taas guys. So yun guys, dito na tayo sa ibabaw. Ayun. Siyempre ilalagay muna natin yung filter. Kailangan natin ang upuan. Masyadong mataas itong ano. Okay. So, una, katanya may goma.
tatanggalin natin itong goma. Palitan natin ito. Saan yung patanggal natin? Patanggal. So yun guys, tanggalin natin itong goma. Palitan natin siya ng bago. Kasi kasama naman yun sa filter pag binili mo. May goma na siyang kasama. Ito po yung filter natin. Ayan. Bago siya. Tapos, ito na po yung rubber niya. Saka, isa nitong yung bagong goma po guys, yan. Ilalagay natin dito. Yan. Yan. So, yun. Yan, nakalagay na. Tapos, sunod natin is ito. Kasi itong titi na itong maliit, may butas kasi doon. Yun ang ipapasok natin doon. Or, pwede rin natin unahin dito. Yan. Okay, yan. Tsaka na lang natin hanapin yung butas doon. Diba? Yan, ready to tight na. Lagi nang tatandaan guys, huwag nyo mapupuntahin yung langis dito sa ano. Kasi pag pinaandar nyo at siya nagkukos ng ano eh. Kaya yung iba na susunog yung sasakyan dahil mag-aano siya ng yung langis at yung kukos siya ng fire. Kaya kailangan laging iwas natin sa ano yung tulo. So yan. So ngayon guys, wala tayong panghigpit nito. Ginagamit ko ito, vice grip. Okay, hindi pa ako nakakabili ng panghigpit eh. Kaya ito na lang muna. Yun lang, at masisira pag hindi mo iningatan to, kasi para siyang matigas na goma na nabubungi yung mga kanto-kanto niya. May pantanggal talaga rito eh. Kaya lang, nakakalimutan ko laging bumili. Kaya ito ang nagamit ko. Kasi yung kaninang pinakita ko sa inyo, pantanggal talaga ng ano yun, ng filter. Kaya lang yung filter nun sa ilalim yung iba eh. Ito kasi sa ibabaw madali. So yun guys, mahigpit na. Ang susunod natin is ang langis naman. So yun guys, ito yung lagay ng langis. Makikita nyo,
dalawa yung ano, isang malaki at isang maliit. Ang mga gamit po natin dito is itong buong 5 liter na to tsaka konti. So hanggang 260, ganyan. Sakibin natin 270. Kasi hindi siya, kulang siya pag ito lang eh. 5 liter lang. So, ito muna. Yung malaki. Ganun lang po kadali ang magpalit ng ating langis. Ganun lang kadali mag-change oil. Yung mga hindi naman sinabing tamad, pero siyempre pandemic ngayon, mahirap ang pera. Imbis na magbabayad ka ng 100 mahigit or 90 kung saan merong ano dyan sa Loop City or sa ano, ikaw na lang magpalit, magka na lang magagastos mo, wala pang 60 kasi magkano lang itong langis. Itong 5 liter na to is sale ko siyang binili, $28. Di sobrang tipid ko. Hindi ka na magbabayad ng mga kung ano-ano. So yun. Maubos. Susunod. Kakarwash naman natin itong ating sasakyan. Gwapo na ulit, kaya lang parang uulan eh. Maganda naman ang panahon. Alam nyo naman dito sa Alberta, hindi pare-parehas yung ano, panahon. Ngayon, maaraw, tapos maya-maya konti, uulan. Hindi mo pa alam, baka mag-snow pa. Kaya kailangan titingnan mo muna yung ano sa cellphone mo, kung anong weather ba ngayon hanggang sa next week. So, para hindi sayang yung paglinis ng sasakyan. So, dito naman tayo sa maliit. Konti lang naman. Konti pa. So yun. Tsaka natin ngayon papatakbuhin sa loob. Kailangan natin pandarin. Wala yung susi. Saan yung susi? Wala yung susi. Dito ang
Susi. Yun. Huwag niyo pong prepare sa'yo na direktang paanda rin yung ano. Kailangan mawala muna yung mga ano para hindi siya nahihirapang mandar. Yun. Nakikita niyo? Kaya nag-aano yun kasi nakabukas yung hood natin tsaka yung pintuan. Kaya yun. Medyo red natin ng ano para mag-circulate yung langis sa loob ng guys. Okay. Okay na yun. Balik tayo ulit dun sa check natin kung tama ba yung ano natin. Check natin kung sakto na ba yung ating lang po ng konti. Kailangan po natin lang dyan. Konti pa. Konti pa guys. Alam nyo guys kung paano ko nalaman na kulang pa dito yan. Kita niyo yan, ito yung low, ito yung full. Kailangan kahit sa gitna okay na. Sa low kasi siya. Ngayon, linalin natin. O yan. Kita niyo guys. Kalahati. Okay na yan. Panalo na. Tapos, konting punas. Ano na nga ako? Okay pa naman itong ating ano. Yung kulag natin. Okay pa. Ba? Nasa max. Yung ating kulag. Power steering. Okay pa naman. Pwede na tayo mag long drive nito. Yan lang eh. Ano na? Bawal pa. So yun, tapos na tayo dito guys. Hanggang dito na lang tayo. Natapos na natin ang ating change oil. So, huwag kayong alis. Papatakbuhin pa natin yung sasakyan natin. Okay? Lilikpitin ko lang yung mga
pinaggamitan natin. Okay guys, pingales. Samahan nyo ako. So yun guys, ikot natin itong sasakyan natin. Okay na ba yung ano niya? Kasi bagong palit na ng langis. So ikot natin dito sa ating lugar. Dadaan tayo kila Koyok Official at James Basketbolero. At saka kay RC Channel. Dito yung sasakyan nila o nasa loob ng garahe. Ayan. Ayan. Ayan po yung kila Koyox. Ayan po yung sasakyan ni Koyox. Ayan. Kita niya yan? Ayan. Ayan yung kila ni Koyox. Mga tulog pa sila. So, uwi na tayo. Malapit lang kami, oh, ayan, oh. Paglabas mo lang dito sa ito na yung pinakam ano nang ayan, pinakamin kung saan na. Ito sa loob, ito lang ano, village. Ayan, liliko ko lang dito. Dalawang kanto. Unang kanto to, pangalawang kanto, yun ang sa amin. Malapit lang. So, ayan. Ako ka dito. Ayan. Dami na naglilinis ngayon ng labas. Ito yung kapitbahay ko, naglilinis na rin ang ano.
lang. So, dito tayo. So yun guys, dito na po nagtatapos ang ating change oil. Nandito na lang mga palangga. Huwag niyong kakalimutan i-like, i-share na rin. At yung ating bell button notification, i-click niyo na rin para updated kayo sa mga video natin. Okay? So, paalam na. Bye-bye.